Okay, so ang trabaho natin ngayon ay brake caliper cleaning and inspection din muna syempre. Sama na yun. Syempre naka-jack stand na tayo for safety. May kalso yan sa likod para sigurado. Ang usual na materials na kailangan natin para sa ating brake cleaning, syempre itong brake cleaner, ano ang tawag dito, yung brake cleaner na to, liquid, isa lang actually kailangan para magagamit mo na yan sa lahat ng apat na brakes. Pero may mga extra kasi ako, and since umorder ako nitong Cerama Seal brake pads lubricant, sinabay ko na rin para sa shipping itong isa pang ano, para may stock pa ako na itong brake cleaner. And then syempre ito, meron kasi ako nitong nabiling caliper repair kit na nabili ko sa Suki naming auto shop dito sa malapit. Yung ko nasa 250 yata ito dati. Laman nito may mga rubber boots, tsaka rubber gaskets, isang buong brake kit. Makakailanganin ko rito ngayon ay yung bagong rubber boot, dahil yun yung kailangan kong palitan dun sa butas or punit na rubber boot nung aking sliding pin. Kaya siguro madaling pasukin ng dumi at naging cost ng pag-stack up. Okay, so voice over na lang muna tayo. So pinapakita lang dito kung paano natin kalasin yung caliper gamit ang socket number 14. Pagkatapos nating maalis itong caliper, gamitan natin ng bungee cord para hindi masyadong ma-stress yung mga tubo, yung ano, fittings. Tali lang natin para may umalalay dun sa caliper na tinanggal natin. Ito yung sinasabi natin, sliding pin. Dapat sana nito maganda yung play, umi-slide. Pero yun nga yung sinasabi ko, na-stuck siya. Pati ito, nagpe-play yan ng ganyan. Pero hindi yan nakakapag-play ngayon dahil yun nga naka-stuck. Pag ganun nangyari, hindi makakagalaw na maayos yung brake caliper. At magiging hindi pantay ang pagkakaupod ng ating brake pads sa loob at sa labas. Ito at saka yung sa loob. So, okay. So, ganito gawin natin. Alisin ko yun, tapos lalagyan ko ng lilinisin ko, tapos lalagyan ko ng Cerama Seal lubricant. Okay, so dito makikita natin na sa unang inspection pa lang punit na yung rubber boots. So yun ang suspecha natin kung bakit nag-stuck up, dahil pinapasok lang ng tubig o kaya tumik at nawawalan na ng gisa yung grasa na dati nasa loob nito. Okay, so medyo na shortcut yung video natin dahil dumidilim na nito nung inaayos ko to, dahil nasa right side pa lang ako ng preno. So yun, pinakita ko yung sliding pin, nakatanggal ko na. So lalagyan na lang natin ng grasa, Cerama Seal lubricant, saka i-insert. So nakikita nyo, nakalagay na yung isang bagong boot. So tsaga-tsaga lang sa pagbaklas at medyo tagain din ang paglagay ng grasa. Pati yung rubber boot, lalagyan ng grasa. Compatible naman itong Cerama Seal, yun ang kagandahan. Compatible sa rubber boot na nabili ko. So, ibig sabihin, hindi magbo-bloat. Meron daw kasi, kung totoo, lalo pang nakakasira ng rubber boot kapag hindi compatible yung nabili ninyong grasa or gamit-gamit na grasa. Doon na tayo sa sigurado. Okay, yan. So, nailagay na natin bagong boots. Nilinis at kirinasahan. Ito, nililinis na rin natin yung brake pads. Konting liha at brake fluid.
And pwede na natin dandaan yung ikabit, papalik yung ating brake caliper. So, mag-jump na tayo agad dun sa left side naman ng sasakyan dahil tapos na yung kabila. Kaso wala na ako masyadong makuha ang footage, dilinabot na ako ng gabi. So, yan. Ganun din ang proseso sa kabila. Kung napapansin nyo, may nakatape dyan ng electrical tape. Yan ay aking remedyo nung huling naglinis sa hotel. Napansin ko yung isa pang unit dyan actually na ano, rubber boots. So ganun din, stuck up din tong ano, nag-stuck din tong caliper sliding pins na ito. So same proseso, same procedures, tanggalin na natin yung mga brake pads, tapos tali natin sa bungee cord para may suporta, hindi masyadong mahahatak yung mga fittings. Ngayon, kapag mahirap kalasin yung sliding pins, gamitan natin ang gato para pantulak kasi medyo matigas na talaga. Gamitin din natin ang pliers. So, I think sapat na yung ano, yung gato para itulak yan. Konting tiyaga lang, maaalis din yan. Tapos gamitan ng long nose pliers. Tapos yun, tanggal din. Tanggal din ang sliding pin. Ito yan. Okay, so linisin na natin yung ano, caliper gamit yung ating brake fluid tsaka kasahan. So ito yung sliding pin na natanggal natin dun sa brake caliper. Kung mapapansin natin, medyo rough na dito sa pinakadulo. Siguro syempre sa katagalan tsaka sa pagtanggal-tanggal kabit din siguro. Ito medyo na siya. At saka siguro medyo deformed na yan, kaya medyo mahirap ipasok minsan doon sa boot at saka doon sa mismong ring. May ring pa doon sa loob ng sliding pin sa caliper. So gagawin natin, ilihain natin para mas smooth. So mas smoothen out natin yun at saka medyo maging mas maliit ng konti dito sa labi. So after lihain, linisin ulit, tapos yon, makikita natin dito, ito yung ring na sinasabi ko, para nga siyang ferrite bead eh. Okay, so yan, gamitan na ulit natin ng grasa bago ibalik. Kakalimutang lagyan ng ano, grasa pati yung rubber boots, tapos dandahanin ikabit para hindi mapunit. Yan ang lubricant yung boots para siguradong dudulas din kasi kumakapit din dyan yung ano, umi-slide din dyan sa rubber boots yung ating sliding pins. So kailangan may grasa din yan. Yun din ang dahilan kaya ceramicil ang binili ko dahil sabi nga ito daw yung compatible sa mga rubber boots din, rubber and other materials ng brake caliper. So dyan na tayo, sigurado. Tapos yun, tsaga-tsaga talaga magkabit nung ano, nung sliding pin kasi medyo tight yung tolerance, kaya medyo masakit nga sa kamay eh. Pero konting tiis lang. Nilagay ko na pareho yung boots, tapos dito sa side na to, dito ko ipapasok yung sliding pin.
Madami akong nilagay na grasa doon sa may parte na labi nung boots para pag tinulak matulas, at meron pang ano, meron siyang dadalhin na grasa papunta doon sa loob, hindi mapupunasan. So yan, medyo ano na to, laban na to. So ayun, naipasok na rin natin, sagdagan ulit natin ng konting grasa. So syempre napunasan na yung grasa na nilagay ko kanina dahil ang hirap ipasok kasi. Then itulak natin unti-unti papunta rin sa kabila hanggang lumabas dun sa kabilang ano, kabilang side ng boots. Ayun, so ayun, testing natin kung may slide na. So mukhang okay naman, okay naman. So yun, may slide. Kunin natin yung long nose, ikutin natin para ano, para kumalat yung ano sa loob, grasa. Tingnan natin kung maganda. Maganda. Oh, ayun, magandang slide. Diba? Tulas. Siyempre, huwag din natin kalimutan linisin yung likod, yung backing plate o shim ng brake pads para mapalitan natin ng mas maganda at mas malinis na grasa. Kapag walang grasa, ito maingay. And 2,000 years later, tapos na. Pwede na natin ibalik lahat. Ayan, nakita nyo siya. At pinarita ko na nakabalik na yung ano, na inilagay ko na ulit yung brake pads at kukrasahan yung mga shim. Tapos pwede na natin isara. Okay, tapos na. Thank you very much for watching.